This call is now being recorded. Okay, recorded na. So, ang unang nag-chat ng aso ay si Aura. Aura Wood. Ano ang kasaysayan na? History po. Okay, ano ang history? Aura, anong pinag-uusapan kapag kasaysayan? Yung history po ng mga lugar. Okay, diba? History or... Ano pa? John Mark. Kamba. 3, 2, 1. Oh, Andrea. Nakalimutan ko na. Oh, 3, 2, 1. Ma'am, ang kasaysayan po ay isa okay. Sa pinakamatandang sangay ng pag-aaral sa Agraham, Panglipunan. Okay, ang galing ah. Okay, so ang kasaysayan niyan yung pinakamatanda, pinaka-old. Kasi nga, unang-una, wala tayong ibang pinag-aaralan. Wala tayong English, walang Filipino, walang iba pang mga subject kung hindi siya nagmula sa pinag-aaralan na kasaysayan. Kasi ang kasaysayan, ito yung pinakaluma kasi dito nagmula ang lahat. Okay, ano pa? Bukod doon, Quincy. 3, 2. Ma'am, wala na po kasagot. Okay, okay lang. Arisha. Kung saan po nagmula ang isang bagay, ma'am? Okay, kung saan nagmula ang isang bagay, kahit isang tao, isang hayop, isang pangyayari, nagmula lahat sa kasaysayan. Katulad nung sinabi nga kanina, ito yung pinakamatanda kasi dito nagmula ang lahat ng mga bagay-bagay. Okay, so kapag kasaysayan, anak, masanay kayo na yung PowerPoint ni Ma'am Faith, walang masyadong words, no? Kasi mas gusto ko na yung mga pinag-aaralan natin ang gagaling sa inyo. Ngayon, yung mga sinasabi ko, isulat ninyo. Okay? Magsulat kayo, ne. Okay, so, yan. So, ang kasaysayan, anak, tandaan nyo to. Ang kasaysayan ay tungkol sa nakaraan or past o nangyari noon. Ngayon, ang kasaysayan sa kabuuan, ito ay pag-aaral sa mga nangyari noon. Nangyari sa nakaraan na pwede natin gamitin sa kasalukuyan. Okay? Sasabihin ng iba, bakit pag pinag-aaralan natin ang past? Bakit binabalikan pa natin si past? Sabi pa nga ng iba. Bakit kaya kailangan natin pag-aaralan ang nakaraan? Eh ano naman ang saysay niya ngayon? Siyempre anak, mas maiintindihan natin ang mga nangyayari ngayon kung babalikan natin ang mga nangyari sa nakaraan. Okay. At syempre, kung malalaman natin ang mga nangyari sa nakaraan, magiging maayos ang ating kasalukuyan at mapaghahandaan natin ang hinaharap. So, ang 3 words, tandaan nyo, pwede nyo isulat, 3 words na may kaugnayan sa kasaysayan ay nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Okay? Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. Pinag-aaralan ng kasalukuyan para sa, ay, pinag-aaralan ng nakaraan para sa kasalukuyan at para paghandaan ang hinaharap. Okay, yan ang kasaysayan. Kaya sa lahat ng subject, laging pinag-aaralan history. History ng language, history ng science, history kung saan nagmula ang mga numbers, etc., etc. Kasi kailangan natin malaman kung saan nag-ugat ang lahat. Okay, ngayon, i-discuss ko kung ano yung mga iba't ibang subject pa na related sa kasaysayan. Okay, ngayon, kung masasagot yung mga tanong ko, 200 play money. Ang katumbas ng 200 play money ay plus 15 points. Okay, so kahapon yung mga ate at kuya ninyo, halos yung iba, nakalibo sila kakasagot. Kaya kung meron kayong alam na sagutin, huwag kayong mahihiyang sumagot. Okay? So, yan. Number one. Pwede na kayong magsulat, no? Number one, geografiya. Okay. Kung makikita nyo sa picture, yan ay mundo na merong magnifying lens. Di ba ang ginagamit? Ang gamit ng magnifying lens ay para mas makita yung maliliit na bagay. Kung pagsusumahin,
Anong ibig sabihin ng geografiya? Diba, pati sa module nyo meron yan? Geografiya. Ano ang ibig sabihin nung may mundo tapos may magnifying lens? Okay, Wendy Lynn. Ang geografiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang physical ng daigdig po. Okay. So, yun ang pinaka-technical na term or yung term niya. Ang geografiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng physical na katangian ng daigdig. O sa madaling salita, pag nag-aaral ka ng geografiya, nilalarawan mo o naglalarawan ka ng katangian ng daigdig. Okay, yung nakikita. Ngayon, makinig kayo mabuti sa paliwanag ko ha. Anong kaugnayan ng kasaysayan sa geografiya? Bakit kapag pinag-aaralan nyo ang geography ay ang kasaysayan, bakit kasama ang geografiya? Siyempre anak, pag nag-aaral ka ng kasaysayan ng isang bansa, okay, o ng isang tao, kailangan mong malaman kung saan siya nakatira. For example, makikita mo si Ma'am Faye, kung nakita nyo na yung picture ko, para akong singkit. Okay, singkit-singkitan si Ma'am Faith. Ngayon, kapag pinag-usapan ng kasaysayan at nakita nyo ko, ano agad yung nasa isip nyo, saan ako nang galing? Diba, parang feeling nyo, Chinese si Ma'am Faith, Korean ba si Ma'am Faith, Japanese ba si Ma'am Faith? Kasi, mula pa lang doon sa katangiang physical ng itsura ko, malalaman nyo na kung saan ako nagmula. Parang din tayo, pag nakakakita tayo ng mga may itim na tao, sa paligid, alam nyo na Indian yan o galing yan sa India, galing yan sa Africa, Black American yan. Kumbaga, pag pinagsama mo ang geography at kasaysayan, makikita mo sa katangiang physical ng daigdig at katangiang physical ng tao kung saan siya nagmula. Sa nanggaling na din sa inyo kanina na ang kasaysayan ay tungkol sa pinagmulan. Kaya ugnay ang geografiya at kasaysayan kasi malalaman mo ang kasaysayan ng isang tao o isang lugar batay sa kanyang katangiang physical o katangiang physical ng lugar na yon. Siyempre, ang tanong, bakit sa palagay nyo? O, 200 ulit to kasi laging ang tanong ko, bakit? Bakit sa palagay nyo ang mga tao sa Africa ay may itim? Bakit kaya may itim sila? Oh, Arisha. Dahil po mainit yung klima doon. Okay. That's one point. Kumbaga, dahil malapit sila sa equator, kung dinidiscuss yan sa science, sobrang init sa lugar na yon na kinakailangan at napanganak ang mga tao doon na kailangan yung balat nila ay matibay sa init ng klima. Kaya halos lahat ng mga naipapanganak doon, born sila na maiitim. Dahil nga sabi nila sa science din, o kukonnect natin, kapag ikaw ay medyo kayo manggi o maitim, mas kaya mong ma-adapt o kayanin yung init ng araw. Okay, so tama yun. Kaya naugnayan nyo na siya kung bakit yung kasaysayan ay may kaugnayan sa geografiya. Sining! Okay, ako magtatanong ako sa grade, yung mga napag-aralan nyo sa grade 6, no? Ang meaning ng sining ay tungkol yan sa mga drawings, sa mga ginawa ng tao para i-express ang sarili nila. Halimbawa, kapag galit kayo, meron iba sa inyo kumakanta ng rock song. O kaya pag galit kayo, gusto niyo nagsusulat. O kaya kapag masaya kayo, gumagawa kayo ng love letter. Ang sining parang ganun. Kumbaga, nakadepende yon sa tao kung anong gagawin niya para ma-express ang sarili niya. Okay. Ngayon, anong kaugnayan na naman yan sa kasaysayan? Bakit nandyan na naman ang sining? O yung sinasabi nila, art. Okay. So, nalaman ang mga history, hindi dahil hinulaan niya ng mga tao. Ay, parang dito ganyan. Nangyari ang mga igurot kasi ganito ganyan. Nag-imbento sila. Hindi sila nag-imbento, anak. Meron silang mga nakitang mga gawa ng tao na ginamit ng mga tao noon. For example, okay, sino pa yung nakakaalala sa manunggol jar? O sino yung makakapag-explain kung ano ang manunggol jar? Napag-aaralan yan sa grade 6. Manunggol jar. Okay. O Patricia?
Ma'am, yung nagamit ka lang ng material niya po, ma'am. Hindi po yung ano. Recycle ko lang po naman. Wait lang, nak-choppy ka. Ulit mo, nak-ne, ulit. Okay. Recyclable lang po siya, ma'am. Ano? Recyclable lang po siya. Recyclable lang po siya, ma'am. Yung manunggol jar? Yung ano lang po siya. Oo, ma'am. Ano kaya ang gamit ng manunggol jar? Prince! Lalagyan lang po ng mga patay. Okay! So, ang pinakapunto nun ay, itong jar na to ay ginawa ng tao para lalagyanan. Yung hindi mismo yung patay, ipagsisiksikan doon ha. Ang gagawin, parang ikikremate siya. Or pwede din na yung mga buto-buto, maraming paraan yan, yung mga buto-buto ng patay ay itatago sa manunggol jar. Okay. Na kung saan, noong unang panahon, ginagawa na yan. Okay. Ngayon, sa paglipas ng panahon, ay yung mga nagre-research, nahanap nila yung mga iba't ibang manunggol jar. At syempre, nung makita nila yung mga manunggol jar na yon, makikita nila yung itsura ng manunggol jar. At syempre, napag-aralan nila yung mga labi or yung mga buto at abo ng tao. Ngayon, kung i-connect natin sa sining, dahil dun sa mga ginawa ng mga ninuno natin ng manunggol jar, hindi mapag-aaralan ng mga tao or pinag-aaralan ng mga historiador kung gaano nakatagal ang tao sa Pilipinas. Hindi nila malalaman kung ano ang pinagmulan ng mga Pilipino. Hindi nila malalaman kung gaano katagal na may tao dito sa Pilipinas. So diyan pa lang, makikita nyo na connected yung arts at yung kasaysayan. Di ba nga, meron pa nga kung napag-aaralan nyo din sa grade 6 yun, yung nagdo-drawing sila sa mga cave, kumbaga, dinodrawing nila yung alibata, o paano kayo nagkaroon ng alibata? Siyempre, dahil yun sa mga ginamit at nilikha ng ating mga ninuno. Okay? So, mag-drop nga ng smiling face kung naiintindihan tong dalawang to. Yan, okay. So, naiintindihan. Sana yung mga example na ibibigay ko, naaalala nyo pa. Kasi pang grade 5, grade 6 yan, mga yan. Okay, so next one. Sana nagtitake down notes din kayo, ha? Okay. Next, okay. Kultura. Okay. Pag sinabing kultura, ito yung mga pinaniniwalaan. Halimbawa, kultura ng Pilipino. Di ba, tinanong ko na sa inyo, ano ba yung mga kultura ng Pilipino? Bayanihan, pagpapo at opo, pagmamano, okay, pagse-celebrate ng pista, at marami pang iba. Ngayon, madali lang kung paano siya maikuugnay sa kasaysayan. Siyempre anak, kung hindi natin pag-aaralan ang mga paniniwala ng tao noon, hindi tayo magkakaroon ng kultura ngayon. For example, sa mga igorot. Okay. Kung hindi kaya nila naisipan na magsuot ng bahag, o kaya kung tela, ano kaya ang suot natin ngayon? Feeling ko ano pa rin tayo, tapis-tapis pa rin tayo. O hindi pa rin tayo marunong magsuot ng mga disente yung pananamit. Kasi kung hindi nila sinimulan yung mga ganitong mga kultura at paniniwala, hindi tayo magkakaroon ng kultura ngayon. Okay. Halimbawa pa. Magbigay nga kayo ng halimbawa pa ng kulturang Pilipino na ginagawa noon na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng mga Pilipino. Sige nga. Ano yung mga kultura natin noon? Oh, Arisha. Pagmamano po, ma'am. Okay, pagmamano. Saan kaya, ito, bibigyan kita ng points, extra points. Saan natin kaya nakuha yung pagmamano na yan? Bibigyan kita ng extra points. Sa mga Espanyol po, ma'am. Okay, tama. Okay, actually, nakuha natin yan. Hindi naman talagang pagmamano, kinikis yung kamay. Okay. Ngayon, dahil yung mga Pilipino nga, mas importante sa kanila yung ulo o mas mataas ang, pag mataas ang parte ng katawan kasi mas importante. O, yan ha, trivia yan. Mas importante kapag
pinahahalagaan yung ulo. Kaya yung mga raha noon, yung mga dato noon, naiisip na nila yung pagbibigay ng respeto sa pamamagitan ng ulo, kaya nagbabaw sila. Ngayon, nung dumating ang mga Espanyol, parang imbis na ihahalikan yung kanyang mga yung kanilang kamay, ang ginagamit ay paglalagay sa ulo. Kaya nagmamano sila. Tama. Okay. So yun pa lang. What if kaya kung hindi nila naisip o hindi nila nagawa ang pagmamano, paano kaya tayo nagre-respeto ngayon? So ngayon, connected yun dahil ang kasaysayan, pag pinag-aralan natin ay magkakaroon tayo ng kultura. Okay? Same, panitikan. Pag sinabing panitikan ay yung, sige nga, anong meaning, ibig sabihin ng panitikan? Or sa English ay literature. Sige. Miel. Ma'am, ito po yung mga sinisiwalasat ng mga taong sa malikhaing paraan po. Okay, ito yung way ng pag-express ng mga tao sa malikhaing paraan. At anong paraan yon? Pagsusulat. Okay. Ngayon, ito bibigyan ko kayo ng plus points. Ano ang ginawa ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol na napaka-importante sa panitikan? Ano yung ginawa nilang panitikan na ginawa ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol? Dapat alam nyo yan. Grade 6 yan. Alam ko grade 6 yan. Kung hindi man grade 6, grade 5. Ano yung mga ginawa ng mga Pilipino noon? Magagaling na Pilipino na tungkol sa pagsusulat. Wala, di ba marami silang sinulat noon? Ano yung mga sinulat nila noon? Carl! Noli Tangere. Okay, Noli Tangere. Tama. El filibusterismo. Di ba nagsulat pa sila ng mga pahayagan o dyaryo? Ngayon, ano ang naging epekto nun? Di ba nga anak, nung nabasa ng maraming mga Pilipino yung ginawa na dyaryo, yung ginawa ng mga panitikan nila Jose Rizal, nila Marcelo H. Del Pilar, kung naaalala nyo pa yan, Graciano Lopez Haina, yung mga sinulat nila, nung nabasa ito ng mga ibang Pilipino, mas nabukas ang kanilang mata sa mga ginagawa ng Espanyol sa atin. Kaya nagkaroon ng maraming himagsikan. Dahil nga, nalaman ang mga Pilipino ang mga karapatan at kalayaan na dapat nilang makuha. Okay. So, dahil dyan, sa pag-aaral natin, dahil meron na tayong kalayaan ngayon, pag-aaralan natin kung saan nagmula ang kasaysayan ng kalayaan natin. Nagmula yan sa mga panitikan ng mga bayani. Okay. So, drop a heart ulit kung naiintindihan ang dalawa. Naiintindihan ba ang kultura at panitikan? O yan. O yan, ha? Okay. So, take note, ha? Okay. So, next one. Sana naiintindihan yung pagdi-discuss ko kahit hindi nyo ako nakikita. Okay. So, next. Kabihasnan. So itong kabihasnan na to, topic nyo to sa second quarter. Papahapyawan ko na, no? So, ang kabihasnan, from the word bihasa. Pag sinabing bihasa, ano ang ibig sabihin? Bihasa, napakabihasa mo naman sa ginagawa mo. Bihasang bihasa ka na sa pagsayaw. Ano ibig sabihin ng bihasa? Patricia? Marunong po, ma'am. Okay, marunong. Kung pag mas malalim na ibig sabihin ng bihasa, marunong, naging magaling, naging expert. Okay. Ngayon, pinag-aaralan natin ang kabihasnan. Kasi nga, di ba, kapag nalalaman nga natin kung saan tayo nagmula, sabi nga ng sa science, pinagmulan daw natin ay mga unggoy. Okay. So, ngayon pa lang, ano kayang nangyari na mula sa yung mga tao ay walang apoy, ngayon gumagamit na tayo ng electric stove? Kumbaga, paano naging electric stove ang apoy? Okay, dahil yan sa kabihasnan. Kumbaga, yung tao noon, ang alam nang nilang gawin ay kumain ng hilaw na karne.
maghahunt sila, maghahanap sila ng baboy ramo, maghahanap sila ng manok dyan, maghahanap sila ng ibon. Ngayon, kinakain nila ng ilaw yun. Kumbaga, hindi pa sila marunong magluto dahil nga wala silang apoy. Nung natutunan nila magkaroon o gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkikiskis ng matutulis na bato, matuto na silang magluto. At sa mahabang panahon, nagiging marunong sila sa pagluluto, naging magaling na sila, marunong na silang gumawa ng mga palayok. Tapos, imbis na apoy lang at saka bato, natuto na silang magsiga. Natuto na silang gumawa ng uling, natuto na silang gumawa ng gas stove, o hindi naman gas stove, gas, kumbaga ginagamit nila yung gas para lumiyab lalo ang apoy, hanggang sa kasalukuyan. So, ibig sabihin ng kabihasnan, mula sa pagiging marunong nila, naging expert na sila sa kanilang buhay. Kaya imagine nyo na lang kung hindi nila naisipan, o hindi nila naramdaman yung malamig na panahon at hindi nila naimbento ang apoy. So, paano na lang tayo ngayon? So, yan ang pag-aaral ng kabihasnan. Okay? So, syempre, religion. Oh, sa madaling salita, ano ang religion? Anong religion? Okay. O, asi. Lalay. Lalay, Mejia. Isang kalipunan ng mga sistemang paniniwala, madam. Okay, sistemang paniniwala na paraan ng pagsamba o kaya pagpuri sa Diyos. Okay, so hindi sinasabi kung iisang Diyos yan o maraming Diyos, basta merong silang sinasamba. Okay, ngayon, anong relasyon ng religion sa kasaysayan? Okay, kasi anak, ito ha, tandaan nyo to, pwede nyong gamitin to sa reflection nyo. Bukod sa pagkain, bukod sa iniisip ng mga tao yung pagsusurvive, o kaya para mabuhay sila, ang ginagawa nila maghunting, o kaya kumain, o kaya matulog, o kaya naman ay gumawa ng bahay. Bukod doon, isa sa pinaka-importanting ginagawa ng mga tao noon pa, kung ano yung sinasabi kong noon pa, kung nai-imagine nyo yung nakabahag pa sila, yung mga bahay nila ay nasa ilalim lang ng puno, o kaya nasa taas ng puno, nakadepende sa kanila, yung wala pa silang masyadong gamit, yun. Yung senaryo na yun, anak, kahit na ganun ka palang kapayak ang kanilang buhay, ang pinaka-importanting ginagawa nila ay pagsamba. Okay, it's either na nagsasamba sila ng bagay, o anito-anito, kung nakikita yun sa Baguio noon, nung pumupunta mga kayo sa Baguio, o kaya minsan nag-aalay sila ng mga hayop, ayan, o kaya naman ay, kumbaga tumitingala lang sila sa langit at nagpapausok. Yung mga ganong paraan, anak, doon nagmula ang religion. At napaka-importante ng religion dito, anak, kasi yun ay isa sa pinaka-importante, yan ha, take note, pinaka-importanting ginagawa ng tao noon pa man. Okay, kumbaga noong hindi pa sila masyadong marunong sa maraming bagay, nauna na silang natutong magsamba. Okay, so take note yan. O, baka makita nyo yan sa activity nyo. Religion ang pinaka-importante bukod sa survival. Okay? So, next one. Okay. Ito. Okay. So, dito, mathematics. Ma'am, bakit kasama ang mathematics dyan? Okay. Kasi, di ba nga sa inyo, anak, ayaw na ayaw nyo na pinapamemorize sa inyo ni madam ang, o ni sir, yung dates. Papamemorize pa yung June 19, 1898. O, alam nyo yung June 19, 1898. O, hindi ko na alam kung alam nyo yun, ha? O, kaya naman ay, ang tawag dito, December 30. Ano kaya yun? Kaya April 9, May 1. O, diba yung mga yan? Ayaw, kahit ako noon, nung estudyante pa si Ma'am Pate nung LM High School College, laging pinapamemorize ay date.
Okay. Bakit importante ang dates? Kasi mathematics yan, dates yan, di ba? Nagmula ang dates at kalendaryo sa pag-aaral ng mathematics. O, trivia yan, ha? So, bakit? Kasi anak, kaya nga pinag-uusapan natin ang kasaysayan, dapat malaman natin kung kailan nangyari. Okay. Kahit man lang yung date o kahit man lang yung year, maalala mo. Okay. Tingnan nga natin. Anong year nakamit ng Pilipinas ang kalayaan? Sige nga, year ah, kahit year lang. Huy, huy, huy. Arisa? 1891 po. Ay, 1898 po. Okay, 18. Muntik pa sa malablay ah. Okay, 1898. Oh. Kumbaga ganon. Importante ang mathematics sa atin. Hindi dahil dun sa mga 1 plus 1, 2 plus 2. Importante yan sa kasaysayan kasi dates. Okay, sa date yan. Ito pa. Ito, grade 6 to ah. Kailan? Anong year? Year tayo ah. Anong year ipinatupad ang martial law? O sige, martial law. Lander, 3, 2, 1. 1973. 19? 73 po, 74. Ay, gusto ko sigurado, isa lang. 1970? 73 po. 1970? Sigurado ka na dyan? 74 po. O, tinan mo. Ulit, ano talaga? Ano talaga? 1973, 1974. Siguraduhin mo. 1974 po. Sayang nga, 150. O, oh, 1974? 1974 ba? Okay. Hindi. Isa pa. Si, sino yung sumunod dito? Aborde. 1972 po. Okay, 1972. Namili pa si Lander, no? Noong 1973, 1974. 1972. Okay, September 1972. Okay. O, oh, sige, isa pa. Para ano naman tayo? Para mano tayo sa numbers? Para magustuhan nyo naman ang numbers kahit papano. Kailan? Sige. Balik tayo ng grade 5, ba? Kailan o anong year dumating ang mga dumating si Magellan dito sa Pilipinas? Kailan? Eugenio? 1896 po ba? Hindi. Susunod. Aaron. 1891. Dumating si Magellan, ha? Dumating si Magellan. 1891. Mali. Wendelin. 1521 po. 1521. One, okay? Specifically, March, sabi nila March 16, March 17, depende daw sa oras ng Asia at oras ng Europe. Kasi ang nagsulat doon ay European. Kaya nilalagay nila ay March 17. Okay, paliwanag naman na ng teacher nyo siguro ng EP5 yan. Okay, so pisika. Pag pisika naman, yun yung paglikha ng mga gamit. Okay, mga gamit-gamit. Halimbawa, sasakyan, o kaya naman ay appliances, o kaya naman mga sandata. Kaya kung makikita nyo dito, nakita nyo yung evolution o yung pagbabago ng ball pen. O yan. So, syempre, kailangan natin aralin yan, dahil nga kanina sabi ko sa inyo, paano kayo nagkaroon ng aircon, paano nagkaroon ng electric fan, paano nagkaroon ng libro, paano nagkaroon ng damit, kailangan natin ibalik sa kasaysayan. So, ito. Hindi. Sige nga, bibigyan ko ng 200. Ano ang tawag? O kaya... sige, 200. Anong tawag sa unang ginamit ng mga Pilipino sa pagsusulat?
Jaida. Ma'am, ano po? Balahibo? O, anong tawag doon? Feather pen. Feather pen. May iba pang tawag. Tama yon. Feather pen. O sa Tagalog ay starts with letter P. Yung, ano yun? Hindi naman tinitiltil. Tinitiltil pa siya doon sa black, ano, black ink. Yun ay tinatawag na pluma. Okay. Pluma. Okay. So, yun ang pinaka-first na ginamit ng mga, hindi lang naman ng mga Filipino, kundi sa iba't ibang mga bansa. Okay. So, pluma. Okay. So, next one. Ayan. Oh. Walang sensitive ba? Kung meron kayo makikita, hindi karapat dapat dyan. Okay. So, kimika. Pag sinabing kimika, sa English yan ay chemistry. Okay, chemistry or kimika. Ngayon, ma'am, bakit kasama pati chemistry dyan? Di ba pag pinag-uusapan ng chemistry, table of elements, di ba, periodical table yan. Kumbaga, nandiyan si hydrogen, carbon, gold, platinum, nandiyan na lahat. Okay, ngayon, bakit pinag-aaralan? Okay. Kung kayo tatanungin, paano kaya nila pinag-aaralan yung mga buto at mga labi ng tao? O yan ha, recitation yan. Paano nila pinag-aaralan ang buto at labi ng tao? Paano? Sine-check nila yung mga buto, hinahawakan, tapos pinupukpuk matibay, ganun ba yun? Miel. Meow. Ma'am, gamit po yung kimika. Okay. Ano paano gagamitin ang kimika? Ma'am, tulad nga po nung sinabi niyo na sa periodic table po yung mga chemistry, ma'am. Ma'am, doon po nila tinitignan kung ano pong klase yung buto. Okay. Anong klase yung buto? Tama. Kung buto ba to ng tao, buto ba to ng hayop, malaking tao ba to, maliit na tao, tama. Ano pa? Andrea? Sa pagtatapos ng aralin, maipaliwanag ang pagnimula ng mga tao o teora sa evolusyon. Okay, sa teorya niya ng evolusyon, kung kailan siya tumira o kailan siya nabuhay. Okay? O kaya, kung hindi nadidiscuss dito nung grade 6 kayo, sabi nga kanina, gumagamit sila ng chemicals. Okay, tandaan nyo, carbon, ayan ha, carbon, dating, ayan, carbon dating. Carbon, tas dating, parang nagde-date. Okay, carbon dating. Okay? So, yan, ang ginagawa nila, anak, hindi lang nila tinitingnan yung tigas, kung gano'ng kalaki. Bukod doon, ititest nila. Ititest nila yon sa pamamagitan ng mga table of elements, particularly yung carbon, tsaka potassium. O, tandaan nyo, carbon, potassium. Carbon, potassium. Okay. Madam, okay. Bakit yung dalawang yun ang ginagamit? Okay. Bibigyan ko yun ng maraming trivia para marami kayo masulat sa reflection nyo. Carbon, kasi, di ba nga anak, yun ang natitirang hangin o natitirang bagay sa katawan ng tao. Di ba? Oxygen, ini-inhale, carbon, nilalabas. Ngayon, may mananatitirang carbon dyan. At ang carbon ay matagal manatili sa ating katawan. Potassium. Bakit potassium? Di ba ang ating buto ay pinapalakas ng potassium. So yan, ginagamit yan sa buto, ginagamit yan sa labi, yung carbon and potassium. Kaya, yan yung dalawang yan. At malalaman lang ang kung gaano katagal na ang isang kalansay o isang labi sa pamamagitan ng dalawang to. Kaya, kasama ang chemistry talaga. Okay? Hindi naman porket matigas ang isang bato ay matagal na siya. Nakadepende yan sa chemistry. Okay? At syempre, importante ang kasaysayan sa pag-aaral ng edu. Edukasyon. Okay, ngayon, ano naman ang connection ng edukasyon? Okay, ano na kasi ang tawag sa
ano na ang tawag sa pinakakauna-unang alpabeto sa Pilipinas? Pinakaunang alpabeto. Okay, Jaida. Ma'am, bye-byein. Okay, bye-byein. Hindi alibata, anak, no? Bye-byein. Nagmula lahat ang mga ito sa bye-byein noong nagkaroon na ng tigda-dalawa at tigta-tatlong mga letra, naging alibata siya. Pero ang pinagmula niya talaga asa ay bye-byein. Okay. Ngayon, ano ang wika na itinuturo ng mga ito tao nung wala pa ang mga Kastila? Sige nga, kung alam niyan, wala pang Kastila, wala pang Amerikano, wala pang Hapon. Diba yun yung mga nanakop sa atin? Ano ang wika nila? Ano ang wika nila? Ano ba ang pinakalumang dialekto sa buong Pilipinas? Sige, bibigyan ko ng 200. Ito sa buong Pilipinas. Aborde. Ano sa palagay niyo ang unang pinaka? Hindi naman pinaka, yung mostly na ginagamit. Kastila po. Wala? Wala pang mga Kastila noon. Espanyol, Espanyol po. Espanyol, hindi pa rin. Wala pang mga Kastila. Ang Kastila at Espanyol parehas lang. Di ba meron pa tayong pinag-aaralan bago dumating ang mga Espanyol? Meron pa mga dumating dito. Ano yung mga wika nila? Carl! Ay na! Bisaya po. Hindi. Ang Bisaya, ano na lang yan. Nagawa na lang natin yan. Marami. Patricia, sige, bibigyan ko ng 200 ang mga kakuha. Actually, ano yan? Dalawang pinagmulan ng wika natin. Ano yung Patricia? English, ma'am. Hindi. Quincy? Kastila po, ma'am. O, hindi Kastila, hindi Espanyol. Wendelin? English po, ma'am. Katubo po, ma'am. Anong klaseng katutubo? Ma'am, wikang katutubo po. Ano kaya yon? Jaren! Jaren! 3, 2, 1. Rodleo! Oo, ngayon na lang si Rodleo ah. Rodleo! 3, 2, 1. Oh, Lalay! 3. Alpati, madam. Alpabeto yon. Andrea, balikan, grade 5 yan. Ano po? China po tsaka Japones. Meron pang nauna. Meron pang nauna. Kung saan tayo nagmula? Okay. Sa mga... Madam! Ang dali. Starts with letter... Madam, madam. Maka po, madam. Dali. Dali lang. Magpa-type ako ng emoji, ha? Oh. Oh, sige, type. Hindi, sulang na yung tinype mo, Miel eh. Rodleo. Aita po. Hindi. Starts with letter M. Cyrus. Muslim po. Hindi eh. Miel. Ma'am, mga Malay. Okay, Malay. Mga salitang Malay. Okay, take note. Malay. Okay, sabi nga nila, Ita, o kaya Indones, kaso anak, ang talagang pinagmulan natin ay sa mga Malay o sa Malaya. Okay? Kumaga Malay tayo. Ang Indones kasi, konti lang ang panahon nila dito. Ang mga Aita naman, mga katutubaw, nagmumurmur pa lang sila. So, ang ginamit talaga ay Malay. Okay? Take note nyo yan. Okay? So, ayan. So, last na lang to. Biolohiya. Okay. Biolohiya o sa English ay biology.
Siyempre, pag-aaralan natin ang biolohiya o biology o parte ng katawan ng tao. Ulit-ulit na lang, bakit natin pinag-aaralan? Kasi nga, binabase natin yung itsura natin ngayon sa itsura noon. Okay. Parehas pa rin ba ang tangkad ng mga Pilipino noon sa ngayon? Hindi na. Kasi ang mga Pilipino talaga ay pure na hindi na mamaliit kundi katamtaman ang tangkad. Okay. Sabi nga nila, typical Filipinos are 5 feet tall. 5 feet lang. Mala Jose Rizal lang ang dating yan. 5'2 si Jose Rizal. Ngayon, makikita mo na mga Pilipino, meron ng 6'2, meron ng 5'7, 5'8. Kasi nga, kung pag-aaralan natin, nagkaroon na ng intermarriage. Kumbaga, nalahian na tayo ng mga ibang lahi. Okay. So, ganun ang pag-aaral. At syempre, ito technical to. Okay. Medyo mahirap intindihin. Makinig ha. Pilosopiya. Pag pinag-usapan ng pilosopiya, anak, lagi niyong tatandaan yung pinaninindigan at yung bagay na pinaniniwalaan ng tao na ginagawa niya sa kanyang pagkatao. Kumbaga, yun yung isang paniniwala niya na kahit sino walang pwedeng magpabago. Okay, ako, halimbawa, naniniwala ako na mas aangat ang taong masipag kesa sa taong ang tawag doon, matalino. Ganon. Ano aanin mo pa ang matalino kung hindi ka masipag? Pero kapag masipag ka, all the way ka. Pero mas maganda kung masipag at matalino ka. Parang ganon. Yun ang filosofiya kung ano yung pinaninindigan ng isang tao. Ngayon, ano na naman ang kaugnayan niya sa kasaysayan? Bakit na naman? Okay. Mag-drop nga ng heart kung sino yung familiar sa picture na to. Kung nanonood kayo ng movie. Sino kayang familiar sa picture na to? Wala. Walang familiar sa picture na to. Okay. Mag-drop ng heart nga kung sino nakapanood ng 300 Spartans. 300 Spartans. Yung ahu-ahu. Sabi nga nila. Ayan, 300 Spartans, yung storya na kung saan yung 300 na soldiers sa Greece, particularly sa Spartan, ay nilabanan ang libu-libong sundalo ng Iran or Persia. Okay, so familiar. Kung makikita nyo dyan, anak, ayan, part yan ng 300 Spartan. I-explain ko lang ha, na kung saan makikita nyo may mga bungo ng bata. Okay, kasi ang paniniwala, o yan ha, pinaniniwalaan, prinsipyo, yun, naalala ko. Prinsipyo o pinaninindigan ng mga tao doon na mababase daw sa pisikal na katangian ng bata kung siya ay magiging leader o hindi. Kaya kapag hindi ka makikitaan na malakas ang bisig mo ng bata, inilalaglag ka dyan sa bundok. Okay, ngayon, kung matikas ang yung pangatawan base doon sa baby ka pa lang, syempre yung baby, di ba parang sa atin, parang pare-parehas lang naman ang itsura ng bata. Pero sa kanila, meron silang tinitingnan na sukat. At dyan, pinaninindigan nila na bakit mo pabubuhayin ang isang batang mahina. Kaya ngayon, kapag meron na ipanganak, na anak ng isang sundalo o anak ng isang leader, tinitest nila dito. At kapag hindi siya pumasa sa standards, inilalaglag siya dyan. So, bakit ko inaaral to? Siyempre, anak, parang may kaugnayan yan sa nangyayari sa paligid. Okay. Diba nga, bakit kaya mas nangingibabaw pa rin kapag malakas ang pangangatawan, sinasabi pa rin natin ng mga kalalakihan. Samantala, meron rin namang mga kababaihang malakas ang pangangatawan. So, makikita mo pa lang doon na noong unang panahon pa ng Hapon, sabi nga, panahon pa ng mga Kastila, panahon pa ng mga ninuno natin, meron ang nangyayaring ganitong paniniwala. Kaya hindi lang bigla na lang naisip ng isang tao na malakas ang lalaki sa babae. Noon pa man na iniisip at pinaniniwalaan na yan ng tao. Okay? Kaya nandyan ang pilosopiya.